Saan amoy daga. So, nasa bahay sila. O, mga kaibigan, nandito tayo sa Batangas. Kasama natin si Chanong Cobra. Meron po dito isang private property. O, kaya hindi tayo nakapag-intro sa loob. Puro likod lang tayo. Kasi nga, private po. May mga alaga silang hayop dito na namamatay. Boy, ilang hayop na yung namatay? Namatay. Isa pa lang. Isa pa lang? Anong namatay? Kambing po. Tapos si Cobra, ilan na nahuli yung Cobra? Apat. Napatay niya yung Cobra, apat. Maliliit pa, gano'ng kalaki? Malalaki na rin po. Tapos, mga isang di pa. May mga nakikita pa. Dito so, po nanggagaling. So, dito nanggagaling. Biglang namatay yung kambing niya. Nang, wala naman sakit. Wala naman po. So, Cobra talaga ang pinaghihinalaan niya. Dahil po nakapatay. Ano masasabi mo sa, magaling ka ba sa lato-lato? O, ayan guys, pinakita natin si Tropa, si Pogi. Pero yung nanay niya ayaw magpakita, tsaka yung boss nila. O, kami lang muna ni Chanong Cobra ang mag-iikot dito. Tara. Dito guys, tignan natin baka meron. Lahat ng sa tingin namin ay magkakaroon ng ahas, so, ipuklapin po natin. Hanapan natin ng bakas. Bakas ng lumipas. Wala mga ipot, walang balat, no? Wala. Lutas lang. Saan pa, Pogi? Diyan lang po. Iikutin lang natin to. Opo. Umpisahan natin dito, guys, sa gilid ng pader. Kasi dito nag-iiwan ang bakas yung mga ahas kung meron man. Tsaka natin babaybayin yung kanyang bakas. Dito rin sila madalas sumampay sa gilid ng pader. Kasi dito dumadaan yung mga daga. Pwede ba ito bawasan ko yan? Ay, kaya ba itong lupa sa inyo ito? Sa linang ng kuya ko. Butas kasi dito eh. Eto, puno ito eh. Ano yan? Yung mga madali kakao. Pwede ba ito? Awas lang kong isa. Ito lang para mahukay ko ito. Ha? Oo. Okay, pero pang hukay. Yes. Butas dito. May plastic bottle ka dyan, Pogi. Pwede kunin yung ano mo, yung tinto doon. Ayoko, may tinto. Ano pa? Ayan pa dyan, eh. So, yun? Ayan yung signalin, eh. Saan pa? Isa po yung katawan na yan. Ang dami. Ano, puro baby cobra? Or steak? Cobra.
lalagay natin sa plastic bottle na sana. Okay, sa rin. Ito yung isa. Saan pa? Hindi, sumot yun. Aliit naman yan yung malaki. Ano naman? Ano naman? Ilan? Panibantayan mo yung isa dyan ah. Oo. O dyan yung nanay? Ganyan yung huli kong cobra pero mas malaki pa dyan. Mahaba. Pero yung isa ba makawala? O kuha ka pang ano, kahit ano. Timba, maliit na timba. Paya isa. Meron pa. Yes, sumot. Ang mga pre, maghahanap mo na. Saan yung panghukay natin, pre? Wala, may sabon ko naman eh. Bilisan mo yun. May sabon yun. Pre. So, hindi masyadong maigpit dapat ang hawak sa kanya. Saan pa? Ano, dalawa lang? Eat na, baka may fruit na. Ayan, cobra ko yun. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Pagkuha dito guys, dapat hindi naiipit yung buntot niya. Alalay na yung hawak. Lang, ganda. Kulay white. Patukha ka na. Mamatok lang ka. Ah, hawakan po, biha. Kuha yan ang DNA. Sila mag-relocate yan. Ganito ba yung mga napapatay nyo? Opo. Ibig sabihin, pwedeng mga kapatid na to. Tingnan natin doon baka nandun yung nanay. Par.
Ngayon mo, tibagin mo. Tungkat, tibag. Kami kasama pang mga baby. Nandiyan yung nanay. Nandiyan mga patay. Masin na sa mga baby. Ah, hindi mo na abang iniikot. Kita mo yung mukha. Ah guys, wala na, nahuhukay na ni Chano. Mga balat na lang nakita natin. Pag nagpapalit na ng balat kasi yung mga baby cobra, maghihiwa-hiwalay na yan. So yung iba daw nagpalit na ng balat. Tingnan natin ulit. Ayan. Yung ganito kaliit na cobra guys, may kamandag na to. So pwede nang makapatay ng tao. Ayan. Yung gantong size ng cobra, week old lang to, siguro 1 or 2 weeks pa lang to. Ang kinakain nito ay mga butike, mga palaka, at mga inakay ng ibon. So, pag umedad sila ng 1 year, nasa almost 3 feet na sila, no? Pag nasa 7 feet na sila, ang edad na nila ay nasa 5 years na hanggang 7 years. So, ang Philippine cobra, nangingitlog ng humigit sa pinakamarami, estimate one na nasa 30 pieces. Yung mga bad egg doon, siguro mga 5 pieces. Hindi naman lahat mabubuhay pag nag-hatch yung mga cobra. Kung mapisa yung 25 pieces, ang makaka-survive lang doon sa wild, mga 15 pieces. Kasi may mga predator din to mga to. So kinakain din sila ng mga bayawak, kinakain din sila ng malalaking ibon. So yung mga gantong size, wala pa silang permanenteng lungga. Maghahanap sila ng lungga. Kaya sila napapadpad sa mga bahay-bahay kasi yung bahay natin minsan amoy daga. So, nasa bahay sila dahil sa mga daga. Dahil nandun yung kanilang pagkain, na-attract sila sa mga pagkain. Kasi malakas yung pang-amoy nila sa mga daga. Kumakain din sila ng mga palaka pero mas masarap para sa kanila yung mga daga. Para maiwasan natin ang mga asa ating lugar, maglinis tayo. Lalo na kung nasa bukod tayo, tanggalin natin yung mga tambak malapit sa ating bahay at sa loob ng bakuran. Ayan. So, nangangagat lang naman ang Philippine cobra pag naapakan at nagugulat at naiipit. Lilipat natin dito guys, hindi sila pwede sa katsa kasi may ipit sila. Dito sa Wilkins, amoyin muna natin kung amoy gasolina. Hindi naman amoy gas. Butasan natin para makahinga sila. Sa mga kaibigan natin na nagtatanong kung bakit hindi pinapatay yung cobra, mayroon tayong batas para sa ating mga wildlife. So bawal sila patayin, kaya binubuhay natin para i-relocate. Kung mapapatay nyo naman yung aha sa loob ng bakuran nyo, pwede naman yun sa batas natin. Kung walang marunong umuli, na tayo magagawa. Pwede
pwede ko na itong kamayin. Matagal ko naman na itong ginagawa. Yung paghawak naman sa cobra, importante hindi naiipit at hindi sila nasasaktan. Nung hinuli natin sila, hindi naman sila nasaktan at hindi rin nagulat. Pag kasi yung ahas hinuli mo tapos nagka-trauma sa tao, magiging salbahe na. Yung paghawak ko sa kanila ay malumanay lang. Iwasan ko lang din malahat. Iniiwasan ko rin tumampi yung uso niya sa balat ko para siguradong walang problema. Lagyan natin sila ng hide para maging komportable sila sa loob. Gano'ng kadami na napatay yung cobra na ganito? Marami-rami na daw po, sabi ni Mama, at siya lang pumapatay. Siya lang? Okay. Abong! Oo. Marating na. Bago nga ng galat. Tanayin mo si Tatay. At ang hirap lang mag-fight. Kailan po na kita, Tatay? Ha? Kailan po na kita? Nung araw pa. Yung sabi niya, sabi niya, may buta. Malaki na po yung nakita ang ahas? Wala man ako. Sabi niya, hero dyan daw, yung balat na niya. Kasi baka yun ay nagpalit lang ng balat eh. Ano? Depende po, pag cobra yon, pwede siyang nandito. Pero kung mga rat snake, tignan na lang namin para sigurado, ano? Malaki po, malaki nakita niya. Malaki po yun. Sobraso ng bata dyan eh. Saan ba nakita? Ay ano, Gigi, saan ba nakita? Nakita ang balat noon. Diyan, sa butas. Dini. Ah, diyan? Sa butas nito? Oo. Ang hirap naman mag-ukay po na kawa yan. Makauli na pala kayo? Galitan na kayo. Sige, pre. Ah, guys, meron sila tinuro dito. Ah, pagbaba natin, ito na sa lubong natin isang cobra. Ang laki. Oh, bawal po magbura. Pagkalitan tayo. Ah, kabiglaan. Wait lang ha pa, baka makatakbo eh. Wala akong ikot dito. Hawak. Mahulog ka, Pogi. Ayoko pa kayo. Lalagnag yung bag. Yung bag! Bag. Sige mo yung bag. Ayan. Yeah. Ang ganda ng pwesto niya. Lucky! Lucky nga! Ayan, guys. Sa wakas. Pag-iikot natin kanina pa. Gulo pa kayo? Inabot natin guys ay buntot na lang. Tapos itong kawayan matinik. Delikado. Baka mabulag tayo. Dudura pare. Ay. Tapang. Ano yung cobra? Yeah, yeah, pop. Yeah, yeah, pop. Yes.
sa kambing natin. Tapang, oh. Ah. Yes, tawag na natin. Salamat. Ay. Laki. Ah. Dito na po kayo makit. Aba. Ay. Ay. Kaya kung papakita yung kita, bawal makita yung private property. Isas mo na bibidyo ulit. Sige, okay, diretso lang. Huwag mo lang kakagipin yung private property. Ano na kaya ba? Mata pa ako. Kat mo lang pa ha. Agas yung pinaghihinalaan nilang pumatay ng kambing at lagi nilang nakikita, nakuha na natin. Ganito. Ano ulit pangalan mo? Yan, Cedric Alvarez po. Ilang beses nyo na nakita itong ahas na to? Pangalawa na po yan. Sa nakatali yung kambing niya, malapit lang dyan, di ba? Lagyan nga. Ano yung talikod niya? Guys, baka para sigurado. O, silipin lang natin. Ito yung daan na, no? Kung may stop. So, dito natin siya nakuha. Saan yung itakwa? Ah, nandun pala, naiwan. Guys, tapos na yung ating mission dito sa Santo Tomas, Batangas to, di ba? So, ayun po. Ito po yung tour guide natin, anak na nagpapahuli. So, yung nagpapahuli, bablo tayo na swimming. Ah, di ba? Sagot mo yung sabon. So, guys, tara, mag-swimming tayo. Meron ditong magandang resort sa Santo Tomas. Ah, yung driver natin, pre. At yung ating driver, sweet driver. Alright. Guys, andito na po tayo sa resort na blowout ni Sir Arnold. Hello po sa kanyang family. Maraming salamat po sa blowout. Sakto anniversary namin kahapon ng aking mahal na asawa, si Fernella Irish. Arnold. Thank you po sa pa-blowout niya sa amin. Kasama po namin yung anak namin nandun po sa kwarto. Bali, anniversary po namin kahapon. Nag-blowout po ng swimming para na rin sa aming relax at sa aming pagdaya dito sa Batangas ni Chanong Cobra. Ayun lang. Maraming salamat sa mga kaibigan po natin nag-share ng video natin at sa mga bago natin kaibigan. Ayun lang, guys. Hello.